truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, ha? Umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And merong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa nung bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So, mayroon isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko gamitin din ang gusto kong gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko toxic na ito. Ngayon sa graduation, hanapin yung footage, makikita niyo yung mukha ko. Tsaka mukha niya, i-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin.
Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan. Ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then I'll cut his hand. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Pinupuk-puk nila yung mga tao doon. Hinampas, pinupuk. Doon sa Diversion Road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo, ha? Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo itirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin nyo? Yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho. Dun siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na itiergas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. And then I said, sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. Ang papa niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din niyan, ano, hindi siya... She's a, I believe, a sincere person. Sana tayo. Yes, sir. Thanks. So. Yes. Just a very quick follow-up. When did the conversation happen between you and Senator Aimee? You mentioned natatapon. Hindi kasi conversation yun eh. Group chat yun.
Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, hukayin ko talaga yan. Tapon ko yun once sa Philippine Sea, yung tatay ninyo. President, and of course, to the late Ferdinand Marcos Sr. Yun lang po. Kasi well in fact, for the record, napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung she was invited during the Good Government Committee hearing. Well, in fact, he was allowed to speak while taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office of the president. Well, Congressman Gonzales po, no? Well, regarding dun sa Suhol, di po namin alam yun, di ba? Ang pagkaalam ko po from the day of the campaign, ang kasama po ni Vice President Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, pag nag-uusap kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas, na mababasa sa Pampanga, during those times, ang pinakiusap ni Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidatong Kapampangan doon, si Kiko Pangilinan. At mataas si Kiko Pangilinan kasi Kapampangan. So, we work out po namin yun. At from day one up to the proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad, na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara. At yun man lang sabihin mo na uukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang naririnig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, pag lasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyang, pero wala pong ganyan. Medyo, ako po, honestly, after yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nuhukayin niya at itatapon niya. Palagay ko napakasakit po nun. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat po. In addition to that, na sinabi po ni SDS, ano, alam nyo, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at napatalsik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapos sa West Philippine Sea, medyo parang sa mga nagmamahal, no? Lalo na yung mga Marcos loyalists, no? Na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo, napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, no?
Kasi hahabulit, hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa.